sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Napulot na kahon na mistulang parcel, bangkay pala ang laman. Tatlong suspect arestado. Exclusive! Batang nalapnos ang katawan sa isang ospital, labis ang trauma. DOH may paalala kaugnay sa mga reklamo sa mga ospital. Lalaking umakyat sa poste ng kuryente sa napotas arestado mga residente na perwisyo. Riding in tandem ng hold up ng mga tanod sa tapat ng barangay hall sa Maynila. Pinakamataas na konsumo ng kuryente sa Luzon noong isang taon, nalagpasan na. Posibleng pagnipis ng reserba, pinaghahandaan. Ilang Pinoy sa Amerika, kanya-kanyang bida sa natunghayang pambihirang total solar eclipse. At day 2 at day 3 ng concert ng Nation's Girl Group Bini, sold out agad! ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa natagpo ang bangkay na ibinalot naman sa karton. Iniwan ito ng isang delivery rider na sa isang kalye sa Maynila, napulot naman at iniwi naman ito ng isang tricycle driver. Matapos mapagkamalang importanteng bagay ang nasa loob ng kahon. Pero nang buksan, bangkay ng isang babae pala ang laman. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Dumaan ang rider na ito na animay maide-deliver na kahon sa barangay 108 noong ika-6 na Abril bandang alas 11 ng gabi. Ayon sa imbestigasyon ng Manila Police District, dumaan sa isang eskinitang rider at lumabas sa Kapulong Highway kung saan iniwan umano niya ang kahon. Ayon sa chairman ng barangay 109, nakita ang kahon ng isang tricycle driver at inuwi sa kanilang barangay ang napulot na kahon. Pero nang buksan, bangkay pala na isang babae ang laman. Akala niya po parcel. Iniisip niya baka raw radyo, ano, kaya binuhat niya dahil mabigat daw. Eh nagulat siya, yun ang laman. Babae na nakabalot ng tape ng packaging tape po. Nakakabalok po. Pinilit ko siyang balok to, tapos binalot ko ng packaging tape. Tapos nilagyan ng karton, binalot ko ng karton, nilagyan ng plastic. Humingi na sa klolo ang tricycle driver sa mga opisyal ng barangay. Meron po siyang mga ano po rito eh. May parang may mahiwa-hiwa, ano po siya, parang meron pang marking po ng pasa. Marking po ng pasa. Saan banda? Sa leg po. Okay, tapos ano pang napansin niyo ulit? May mga pasa po siya rito, parang ano po, ito po sa parking katawan po sa likod. Sa follow-up operation ng MPD, naaresto ang rider ng motor na napagalamang isang delivery rider. Backtracking natin, na-find out natin na isang courier driver siya. Doon ang sinundan siya ng mga kapulisan natin, expecting na pupuntahan niya yung mga kasamahan niya. Kaya lang pumasok siya dito sa isang courier company, doon na siya inaresto. Pero giniit ng rider na napag-utusan lang siya. Nakisuyo lang po yung joy niya na itapon ko kung ano yung bagay na yun. Pero wala po akong alam kung ano yung laman na yun. Tapon ko daw sa malayo kasi ano daw yun, lumang gamit daw po yun. Sa tulong ng rider, natukoy ang dalawa pang suspect na tinukoy ng mga pulis na sangkot sa illegal na droga. User itong mga dalawang suspect natin, ano? Sa inisyal na imbestigasyon ng Manila Police District, dati nang nakulong ang biktima sa kasong pagdadala ng illegal na droga. Kaya't isa sa tinitingnan ang angulo ng pulis sa krimen ay ang onsehan sa droga. Tumanggi ang dalawa pang naarestong suspect sa akusasyon. Sinabi naman ng MPD na hindi ligtas sa krimen ang naarestong delivery rider. Sasampa na sa piskalya ng reklamong murder ang tatlong suspect at idineklarang case solved na ang nangyaring krimen. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Patay ang 4 na taong gulang na bata matapos mahulog mula sa 27 palapag ng isang condominium sa Cebu City Lunes ng umaga.
sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bumaba para bumili ng kape ang ina ng biktima. Habang natutulog ito, bumagsak sa canopy sa ikatlong palapag ng gusali ang bata. Isinugod sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot pa ng buhay. Titingnan ng mga otoridad ang CCTV footage ng condominium para malaman kung may foul play sa insidente. Tiniyak naman ang pamunuan ng condominium na makikipagtulungan sa investigasyon. Pinaigting na rin ang pagbabantay sa seguridad sa naturang lugar. Namong problema ngayon ang ina ng batang nalapnos ng ari sa isang ospital sa Quezon City. Bukod sa kailangan ng anak ng plastic surgery, matinding trauma ang pinagdadaanan nito ngayon. Gihit ng Philippine Alliance of Patient Organizations, kulang ang pagsusulong sa mga karapatan ng mga pasyente sa bansa. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Hindi alam ni alias Jocelyn kung paano tutugunan ang mga pangangailangang medikal ng 9 taong gulang niyang anak na nalapnos ang ari, hita at tiyan sa isang ospital sa Quezon City. Ito'y matapos pumutok ang surgical glove na ginamit umano ng isang nursing aide bilang hot compress sa bata. Bukod sa kailangan ng bata ng plastic surgery, nag-aalala siya sa epekto ng second degree burns sa anak. The trauma, he's a jolly person, sobrang ng bata yun eh, malambing, clingy. Kasi ang anak ko ngayon, ayaw niya ng ibang taong may humahawak sa kanya. Natatakot siya. Lagi niyang, nandiyan na yung worry niya, Mami, baka may mangyari sa akin. Ganyan na. Ayon sa ina, sinagot ng ospital ang gasto sa pagpapagaling ng bata. Pero hindi umano humaharap sa kanya ang pamunuan nito. Hindi rin siya pumayag sa pinapapirmahan umano ng ospital na quit claim kung saan nakasaad na hindi na siya maghahabol sa ospital matapos silang ma-discharge. Ayon sa NBI, hindi dapat sapilitan ang mga quit claim. Dapat maintindihan nung pinapipirmahan mo yung mga ganyang quit claim. Bawal yun pag papipirmahin mo siya tapos hindi naman niya naiintindihan yung pinipirmahan niya. Ayon sa Philippine Alliance of Patient Organizations, ang unang dapat gawin ng mga pasyente ay idokumento ang mga reklamo sa isang ospital. Kapag hindi nakikipag-ugnayan ng ospital sa pasyente, may karapatan ng pasyente na sumulat at makipagpulong sa pamunuan nito kung ano dapat ang gawin ng ospital para sa paggaling ng pasyente. Pero aminado ang grupo na madalas ay matagal na proseso ito. Baka dapat palakasin ng mga batas, no? Protecting patient rights. Parang kailangan meron talagang formal process. In fact, merong regulatory body na pwedeng lapitan, no? Kasi nga, kailangan na ma-manage yung ganitong concerns, no? Without having to go through the legal process kasi matagal yon. Ayon naman sa Department of Health, kapag hindi nakikipag-ugnayan ng ospital, maaring dumulog ang pasyente sa Philippine Regulatory Commission o sa mga otoridad gaya ng National Bureau of Investigation o sa Regulation Licensing and Enforcement Division ng DOH. Dumulog tayo sa RLED ng DOH Regional Office. Meron po tayong mga doktor at minsan may abogado po doon na pwede niyang pakinggan kung ano nangyari sa kaso at kung may pagkakamali na pwedeng pasukin ng DOH para ituwid. So may payo naman ang DOH sa mga ospital. Hindi rin naman po tayo perpekto. Meron po talaga ang mga nangyayari na hindi kinais-nais. So kung meron pong nangyari na pagkakamali, mag-usap po tayo na maayos, atin pong akuhin ang pagkakamaling atin at atin pong ayusin. Muling sinubukan ng news team na makuha ang panig ng ospital pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Nico Bawa, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, nawala ng kuryente ng halos 3 oras ang ilang residente ng Navotas City matapos umakyat sa poste ng kuryente ang isang lalaki. Nagpapatrol, Liza Aquino. Nasa tuktok pa ng poste ng kuryente ang lalaking ito nang dumating ang fire and rescue volunteers. Gamit ang boom truck, nilapitan ng mga rescuer ang lalaking ito na umakyat sa poste sa barangay Sipak Almasen sa Navotas City pasado alas 2 Martes sa madaling araw. Nakunan pa sa video na nawalan ng balanse sa tuktok ng poste ang lalaki kaya agad siyang naisakay sa isa pang mga boom truck. Sinubukan pang magpumiglas ang sospek pero ligtas siyang naibaba ng mga otoridad. Kinakausap namin yung biktima para mapasipay po siya, lalo tigit
high tension wire yung ano, ang iniisip namin, siyempre yung safety din niya. Nag-attempt siya na tumayo. E nung nagtumayo siya, parang na out of balance siya. Doon na yung pagkakataon na parang natumba siya. Buti may kasama naman tayo doon sa baba na nakasalo. Tumagal ng halos 3 oras ang rescue operation. Kinailangan patayin ang linya ng kuryente sa lugar. Di nagtagal, naglabasan ang ilang residente. Nagising kami kasi nga mainit sa loob pag walang ventilador. Kaya lumabas kami dyan. Pagkita namin dun, yung mama nandun na sa itaas ng poste, nakatayo eh. Ayon sa mga otoridad, hindi itong unang beses na ginawa ito ng suspect. Ginawa niya na raw ito nung nasa Caloocan. Ngayon, according din sa kanya, bakit niya ginagawa daw, mayroon mga naghahanap sa kanya, kaya umaakit sa mga taas-taas ng poste o kaya mga billboards. Definitely, hindi naman siya nag-attempt mag-suicide. Hingin ako ng tawad sa lahat ng mga tao. O, hindi ko naman po ginusto na ano. At wala rin po kung binalak o pinagplanuhan na umakit doon. Talagang nagkataon lang na dahil natatakot ako. Lumabas din sa investigasyon ng PNP na may mga dati ng kaso laban sa sospek. Meron siyang record sa Eastern Samar, sa Borongan Samar na robbery. So at large siya doon. So you know, nag-communicate pa kami sa Eastern Samar Police. Pasado alas 5 na ng umaga nang maibalik ang supply ng kuryente sa barangay. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Navotas Police ang sospek at inihahanda na ang isasampang reklamong alarming scandal laban sa kanya. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sa poll sa CCTV ang pang-hold up ng riding in tandem sa tapat ng isang barangay hall sa Santa Cruz, Maynila. Tukoy na ng pulisya kung sino ang nakaangkas sa motor na nanutok ng baril at tumangay ng mga cellphone ng 2 tanod na naka-duty noon sa barangay. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Nagbabantay noon ang 2 tanod na ito sa tapat na isang barangay hall sa Santa Cruz, Maynila, nang bigla sumalakay ang riding in tandem. Bumaba ang angkas na lalaki, sabay bunot ng baril at tinutok sa kanila. Wala na nagawang 2 tanod kundi iabot ang kanilang mga gamit. Kita pa sa CCTV na bumalik ang sospek at saka hinablot ang sumbero ng isang biktima. Hinold up itong 2. Inuha yung kanilang cellphone at tinutukan sila ng baril. At pagkatapos paggawa yung krimen, pagkat itong tumakas papunta ng Tayuman Street. Agad nilang inireport sa pulisya ang insidente. Nang balikan ng mga CCTV, dito na natukoy ang pagkakilanlan ng isa sa mga sospek. Meron din tayong nakuhang testigo na nagtuturo dito sa isang individual na taga Balutundo. At kahapon nga na isampa na rin yung kaukulang reklamo base dun sa krimen na nagawa. Sinampahan siya ng reklamong robbery holdup at hinihintay nila ang warrant of arrest para siya ay mahuli. Tumanggi na mabigay ng pahayagan na turang barangay sa nangyari. Isolated case ito, kung tayo masyadong kampante, palagi nating tingnan yung ating paligid. At kung sakaling mangyayari itong mga ganitong pagkakataon, sabi nga natin, huwag na tayong mag-take the risk. Ibigay natin yung ating mga gamit at huwag na tayong lumaban. Sabi nga may mga bagay na pwedeng palitan at may mga bagay na hindi na. Tinutugis na rin ngayon ng pulisya ang isa pa sa mga suspect. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Gretchen, marami na ang nag-aabang sa pagpapatuloy ng senior high. Ano ang update sa serye? Ati B, ipinasilip sa look test ang ilang transformation ng mga bida sa senior high para sa sequel nitong High Street. Wala namang pagsisisi si Andrea Brillantes sa kanyang new look. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Patok sa netizens ang new hairdo reveal ni Andrea Brillantes. Ibinahagi ng senior high actress ang video ng reaksyon ng kanyang ina at mga kaibigan sa kanyang bagong hairstyle. Ay! Ano yan? Ba't ka nagpagupit? Kaya naman pala, hindi niyo ako sinami eh. Bakit ganun? Pinakita mo sa production? Bayan, di na humaba yung buhok mo. Ako happy na happy ako. Why can't you be happy? Flowers. Maging ang kanyang co-star na si Cyril Manabat, laking gulat sa pasabog ni Andrea. Kailan pa? Tignan ko kung naka-wig yan. Hindi nga. Nagbabalat lang yun ako eh. Mukhang wig din eh. Mukhang glue, di ba? Approved naman at gandang-ganda kay Andrea ang kanyang best friend na si Kyle at Cherry. Kinilig din ang ilang fans sa sweet na reaksyon ni Kyle. I knew it!
Oh my gosh. Nice. I like it so much. I think it's so nice. Speaking of new look, ipinasilip na ng Dreamscape Entertainment ang look test ng cast ng inaabangang serye na High Street, ang sequel ng hit teen drama series na Senior High. Ago pansin sa look test si Zijan Haranilla na naka-uniforming pang-pulis, pati na si Cyril Manabat na tila nurse ang dating. Ipinakita rin ang ilang bagong karakter sa serye, gaya ni Nadine Pulse Romana, Ralph De Leon, AC Bonifacio at Harvey Bautista. Nagpatikim na rin ang mga linyahan sina Zijan at Miggy Jimenez. Tampok ang kanilang boys love storyline sa serye. Pasilip din ang script reading sa pagpapatuloy ng storya ni na Cyril bilang Roxy at Elijah Canlas bilang si Archie. I'm here now. Please, just give me a chance to be a father to my son. Aabangan sa High Street ang bagong journey ng mga bida, ilang taon matapos ang kanilang graduation sa North Ford High School. Gino Krishnan, ABS-CBN News. At sa pagbabalik ng TV Patrol, posibleng pagnipis ng reserba ng kuryente sa gitna ng tumitinding init, pinaghahandaan na. At ang dagsa ng mga nagtatalo ng isdang mangsi sa Cebu City. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Nalagpasan na ang pinakamataas na konsumo sa kuryente ng mga consumer sa Luzon noong nakaraang taon dahil sa tindi ng init ng panahon. Kahit tinayak po ng gobyerno na sapat ang supply, pinaghahandaan pa rin ang pagnipis ng reserba sa oras na pumalya ang ilang planta. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Napapadalas ang pagtambay sa labas ng bahay ni Inday dahil nuknukan ng alinsangan sa loob. Pagdating ng tanghali, nasa labas na po kami, nagpapaypay na po kami sa labas para maiwasan ng init at tipid po sa kuryente. At dahil nga maalinsangan na, nagsimula nang sumipa ang konsumo sa kuryente ng mga consumer. Pero hindi pa ito ang rurok dahil sa Mayo pa ang inaasahang pinakamatinding konsumo sa kuryente para lang mapawi ang napakainit na panahon. Tiniyak ng Department of Energy na sasapat naman ang supply kahit lalo pang uminit ang panahon sa Mayo. Ang nakikita pa lang naming worst scenario is bumaba yung reserve natin, pero hindi pa siya makakaabot sa red alert. So binabantayan natin yung posibleng yellow alert. Nitong April 4, nalagpasan na ang pinakamataas na konsumo sa kuryente noong nakaraang taon at inaasahan pang sisipa lalo sa kalagitnaan ng Mayo. Ang pakiusap lang ng DOE sa mga consumer maging masinop sa paggamit ng kuryente. Meron tayong alam, no? Bukas na yung aircon, bukas pa rin yung electric pan. Isa na lang sana, di ba? At the same time, di ba yung pagkuha natin ng tubig na malamig sa refrigerator, it will be more efficient kung maglagay tayo ng yelo sa ating pitsel sa halip na every time na kailangan mo ng tubig malamig, kumukuha ka ng tubig, bukas sara yung rep. Samantala, halos 68 billion pesos ang ginastos ng National Grid Corporation para sa Cebu, Negros Panay 230 kilovolt backbone facility. Dahil sa pasilidad na ito, mas malaking boltahe ng kuryente ang pwedeng ilipat-lipat sa Cebu, Negros at Panay. Kumbaga sa kalye, kung dati e two lane lang, ngayon medyo malaki-laki na siya, nasa four lane highway na siya. Ang ibig sabihin nito, kung may maraming supply na kailangan dumaloy sa pagitan ng tatlong islong yon, makakaraan na siya ng walang magiging problema. Umaasa ang negosyanteng si Ludovico na dahil sa bagong NGCP facility, maiiwasan na ang malawakang brownout na malaki ang naging epekto sa kanyang negosyong frozen food noong nakaraang taon. Tapon ba? Tinapon na. Tinapon na. Tap. Ang iba na retort from duty lang. Wala, hindi nangyari. Huwag na nangyari. Oo. Saka generator kami. Generator with generation city. Basta may kuryente lang, may power lang sa atin. Kahit El Nino pa.
Pero nilinaw ng NGCP na hindi porket mayroon ng 230 kV facility, masisiguro nang walang mangyayaring power interruption. Kailangan talaga sabayan ng development ng supply yung pagpapalawak namin ng daanan. Kasi daanan lang kami. Hindi kami gumagawa ng kuryente, hindi kami bumibili at nagbebenta, hindi kami nagmi-middleman. Sa tatlong isla, Panay ang palaging may problema sa supply dahil sa pagpalya ng mga planta. Kaya kailangan itong padalhan ng kuryente mula Negros o Cebu. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Sumiklab ang malaking grass fire sa bahagi ng bundok sa barangay Matutungan sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur noong Lunes ng gabi. Sa mga video na kuha ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office, inapula ng mga bumbero, tauhan ng BJMP at mga sundalo ng 39th Infantry Battalion ng apoy na kumakalat sa talahiban at mga puno. Tinatayang aabot sa 15,000 square meters ang nasunog. Nahirapan ng mga firefighters na mapasok ang ilang bahagi dahil sa lawak ng sunog. Ito na ang ikalimang grass fire na naitala sa bayan mula noong Marso. Doon po naman sa Antique, sumiklab din ang grass fire sa bayan ng Sebaste noong ding Lunes ng gabi. Sa video na kuha ni Vina Dioso, malawak na damuhan at mga puno ang nilamon ng apoy. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection sa lugar. Iniimbisigahan pa ang sanhi ng dalawang insidente ng grass fire sa Antique at Davao del Sur. Nalalagay sa peligro ang kalusugan ng maraming manggagawa na bilad sa araw para gampanan ang kanilang trabaho bukod sa mga tao. Sinabi ng World Health Organization na dapat ring handa ang health system ng mga bansang apektado para tugunan ang problemang dala ng init na panahon. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Nakabilad sa ilalim ng araw ang 75-anyos na street sweeper na si Arnel. Kung tutusin, bahagi na siya ng tinatawag na vulnerable population na siyang dapat nag-iingat mula sa pagkakabilad sa labis na init. Pero kailangan niya raw kumayod. Pinag-aaral pa ako. May high school elementary pa ako. May college ako. Medyo natutuyo ang lalamunan ko. Kaya naghahanap ako ng tubig pero hindi yung malamig. Pag talagang hindi ko nakaya yung init, sumisilong talaga ako. 5 minutes. Gaya ng ipinatutupad ng MMDA na heat stroke break para sa mga enforcer, sinabi ni Senador Gwin Gatchalian na maaaring mas maraming break ang kailangang ipatupad sa ngayon. Pero hindi anya dapat ito maging dahilan ng pagkabawas ng sweldo dahil mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga empleyado para mas maging produktibo. Sa datos ng PAGASA, 6 na lugar ang nakaranas kahapon ng heat index na itinuturing na delikado para sa kalusugan. Panay pa rin ang paalala ng PAGASA sa publiko. Limit natin yung time natin that we are spending outdoors, lalong-lalo na kapag kakatirikan po ng araw, bandang alas 10 ng umaga hanggang about 3 to 4 p.m., medyo mainit po talaga. Kung idadagdag kasi natin yung direktang sikat ng araw, madadagdagan pa yung mararamdaman natin yung init. And then, of course, yung palagihan po natin pag-inom ng tubig, kakatulong ito upang hindi tayo ma-dehydrate. And then yung pag-iwas natin sa sobrang pag-inom ng tsaa, ng kape, ng soda. Malaki ang koneksyon ng klima sa kalusugan. Kaya ang World Health Organization iginiit na dapat handa rin ang mga health system ng bawat bansa. What's very important is that our health systems continue to be prepared for all of these eventualities, all of the extreme weather events. We're also working with countries to look at developing and strengthening early warning systems so that the preparedness can start to take place in an opportune time as we move through all of these different events. Ang Department of Health naman, una nang sinabi na handa ang mga ospital at ibang pasilidad na tumugon sa pangangailangang medikal ng mga Pilipino. Inaasahang magtatagal ang El Nino, tagtuyot at mainit na panahon hanggang Mayo at Hunyo bago pumasok ang tag-ulan at La Niña. Kaya dapat tuloy-tuloy ang pagiging maingat para maiwasan ang malubhang epekto sa kalusugan ng labis na init.
Rafael Bossano, ABS-CBN News. Ito, natakot din sa init. Pumasok na sa studio. Ariel! Kamusta ang lagay ng panahon? Tuloy-tuloy pa rin ba ang mainit na panahon, Ariel? Kabayan, nagpatuloy pa rin ang mainit na panahon. At ngayong hapon nga po, umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o inaramdamang init ng katawan na talapuyan sa Sangli Point sa Cavite City at sa Dagupan City. At mainit pa rin po sa buong bansa bukas at sa Webes dahil patuloy pa ang pag-ihip ng easterlies sa ating buong kapuluan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Miyerkules, sa Mindanao, may kaunting ulan po sa umaga dyan sa Caraga at sa Davao Region. Maging sa may Bukidnon. Sa Central Mindanao naman, mayroong mga dadaang pag-ulan bandang tanghali at sa gabi may kaunting ulan pa sa may Maguindanao at Zamboanga Peninsula. Maghapon namang mainit sa malaking bahagi ng Kabisayaan pero posible po yung mga dadaang dagliang ulan sa ilang lugar sa Samar Island, Leyte at sa Negros. Buong araw naman pong tuyo ang panahon dyan sa Palawan kaya mainit din po maghapon. Sa Luzon, may kaunting ulan sa umaga sa ilang lugar sa Cordillera at sa hapon hanggang gabi sa ilang lugar sa Pangasinan, Tarlac at Zambales. Tayo naman po sa Metro Manila, magpapatuloy pa ang maaraw at mainit na panahon at wala rin pong aasahang pag-ulan. Sa pagtaya naman ng pag-asa para bukas, aabot pa rin sa delikadong antas o 42 degrees Celsius na heat index o higit pa ang mararanasan dyan sa Dagupan City, maging sa may Palawan, La Union at sa Cotabato City. At yan po ang magiging lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya. Nakuhanan sa video ang nagtatalo ng isda sa karagatang sakop ng South Road property sa Cebu City. Ayon kay Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia, mga gold stripe sardinella o mas kilala sa lokal na pangalan na mangsi ang kumpol ng mga ng isda sa video. Ang paglitaw niya ng mga isda ay bunga ng tatlong taon nilang regular na paglilinis ng bahura. Dagdag ni Garcia, patuloy nilang pag-iibayuhin ang paglilinis ng mga coastal area ng Cebu City para umunlad pa ang kanilang yamang dagat. Sa pagbabalik ng TV Patrol, itinuturong leader ng grupong nasa likod ng Labas Casa Modus arestado. At ang pagsaludo sa mga nakipaglaban para sa kalayaan at karapatan ng bansa ngayong araw ng kagitingan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Matapos ng dalawang taon na aresto na ng Highway Patrol Group, ang itinuturong leader ng grupo na nasa likod ng tinatawag na Labas Casa Modus sa Parañaque City. Etong estilo ng grupo, ibinebenta ang bagong sasakyan na iniloan gamit ang pangalan ng kanilang biktima. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparas. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group ang leader umano ng Labas Casa Modus sa Parañaque City. Ayon sa PNP, matagal nang pinaghahanap ang suspect na kabilang sa most wanted persons ng HPG na nambibiktima umano sa Ilocos Region, Calabarzon at Metro Manila. Ang Labas Casa kasi, ginagawa nila, kumukuha sila ng aktor o yung tao na babayaran nila na gagamitin yung personality ng tao, maglalabas ang unit. After nyo ilabas yung unit, itatakbo na nila. Modus ng grupong kumbinsihin ang biktima na magamit ang pangalan at iba pang personal na detalye sa pag-a-apply ng car loan. Ang grupo ang magbabayad ng down payment at matapos nito, magpipirmahan ng assumption of mortgage ang suspect at biktima. Papangakuan rin umano ng suspect ang biktima ng pera at buwan ng kita dahil ipapasok umano sa rent-a-car business ang sasakyan. Pero ayon sa pulisya, binebenta pala ng grupo ang sasakyan. Isa sa nabiktima si Michelle na binayaran umano ng suspect ng 20,000 piso para gamitin ang kanyang pangalan sa pagbili ng bagong sasakyan noong 2016. Pinangakuan din siya ng 5,000 pisong kita kada buwan kapag naipasok na sa rent-a-car business ang kotse. Pero hindi ito natupad na pinalagpas na lang umano niya.
Pero nang kumuha siya ng police clearance, nalaman niyang may kaso pala siya sa paglabag ng bouncing check lock. Siyempre, ano, first time yun, nagkahit yung pangalan ko na hindi ko naman siya ginagawa. So ayun, nagbayad ako ng piyansa, siguro parang mga 30,000. So naglikom pa ako ng pera nun para lang makaano. Then hanggang sa nilaban ko po yung kaso ng mga 5 taon, awa ng Diyos, nakuha sa dasal, napawalang sala ako dun. Kasi wala talaga sa akin yung sasakyan eh. Dahil sa nangyari, inireklamo ni Michelle ng karnaping ang suspect. Noong 2022, lumabas ang warrant of arrest nito. Ang pera ay hindi madaling kitain at hindi isang snap lang. Yung parang isang click lang, isang pitik lang, may pera na. So kailangan pinaghihirapan. Huwag easy money. Nagbabala naman ang HPG sa publiko na mag-ingat sa pagbili ng mga sasakyan online. Bago bilhin, dalhin muna ito sa HPG para masuri ang sasakyan at malaman kung ayos sa mga dokumento nito. Kung pwede ka magpa-record check, pa-actual mo yung papel, pa-actual mo yung unit, kung pwede matrace natin yan. Kung ano, wala tinatagong ano, ang seller, wala problema, di ba? Papayag sila. Itinanggi naman ng suspect ang mga akusasyon. Wala po akong kinalaman doon. Ako po'y ahente ng kotse. Maharap sa kasong paglabag sa anti-carnapping law ang suspect. Jeff Caparaz, ABS-CBN News. Nirekomenda na ng Piskalya ang pagsampa ng kasong serious illegal detention with serious physical injuries sa mga amo ng minaltratong kasambahay na si LV Vergara na sinagip sa Mamburao, Occidental, Mindoro noong Agosto ng 2023. Sa nilabas na resolusyon, nakitaan ng Piskalya ang sapat na batayan para iakyat sa korte ang kaso laban sa mag-asawa na si Franlin at Pablo Ruiz at sa anak nila na si Maria Danica Gerlin Ruiz. Binasura naman ang mga reklamo laban kina Barangay 7 Chairman Jimmy Patal at sa pulis na si Maria Eliza Palabay dahil wala umanong patunay na tinawagan ng kapitan ang mga Ruiz at kasabwat ng pulis ang amo ni Vergara. Pinaubaya naman ng Department of Justice sa Department of Labor and Employment ang pagsulong sa kasong paglabag sa batas kasambahay. Inanunsyo po ng Department of Health na mababa na ang stocks ng 5-in-1 o pentavalent vaccines na ginagamit kontra pertussis. Ito ay sa harap ng pagtaas ng kaso ng sakit sa bansa. Pero siniguro ng ahensya na patuloy ang malawakang pagbabakuna kontra sa sakit. Inuutos rin ni Health Secretary Ted Herbosa na gamitin muna ang mga bakuna para sa diphtheria, tetanus, pertussis o DTP habang hinihintay pa ang bagong batch ng 3 milyong pentavalent vaccines. Ngayong ika-22 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, binigyan pugay ng mga lider ng pamahalaan ang mga Pilipinong nakipaglaban at patuloy na nakikipaglaban para sa kalayaan at karapatan ng Pilipinas. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Nag-alay ng bulaklak at nagpatunog ng kampana sa Mount Samat sa Bataan Martes ng umaga para gunitain ang 82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programa para bigyang pugay ang kabayanihan at sakripisyo ng libo-libong sundalong Pilipino noong 20th pandaigdig. Noong April 9, 1942, bumagsak ang depensa ng Pilipinas sa Bataan. Sinundan ito ng tinatawag na Bataan Death March, kung saan pinaglakad ng mahigit 100 kilometro ang mahigit 76,000 sundalong sumuko. Tinatayang nasa 20,000 sa mga ito ang namatay bago makarating sa pagkukulungan sa kanila. The death march was yet another extreme test of the will, both physically and mentally, of every Filipino. We will forever be in debt to our heroes. It serves as a constant reminder of our singular purpose towards the future as one nation, supported by like-minded allies in this post-war rules-based international order. Bagamat yung konteksto niya ay pagsuko, yung pagsuko kasi na yon noong April 9, 1942 ay nangyari after a 3-month-long struggle, which was the longest na nag-hold out ang isang Southeast Asian country laban sa Japan. Nag-resonate itong ating kagitingan sa buong mundo.
Nag-alay din ang bulaklak sa dambana ng kagitingan ng mga kinatawan ng US at Japan. Let us seize this moment to reaffirm our commitment as strategic partners, an ally, and friends in building a future preserving the peace and prosperity in the region. I believe that this is the best tribute we can offer to the souls of those who passed away in the fighting that took place here 82 years ago. Tiniyak naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi kaliligtaan sa mga paaralan ang pagtuturo sa mga kabataan ng yugtong ito sa kasaysayan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alagaan. Saludo rin si House Speaker Martin Romualdez sa mga nakipaglaban at patuloy na nakikipaglaban para sa kalayaan at karapatan ng Pilipinas. Bumisita rin si Pangulong Marcos sa Veterans Memorial Medical Center at nag-donate ng 150 million pesos para sa pagbili ng magnetic resonance imaging machine. Ito'y bilang pagkilala sa mga ambag ng Filipino War veterans at retiradong mga sundalo. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Sa panahon ngayon, mas madalas nang nakababad sa social media ang mga kabataan. Kaya para mas maraming positibong magawa, nagsagawa po ang inyong lingkod kapamilya ng livelihood training, katuwang ang TESDA at sangguni ang kabataan para sa mga kabataan ng Navota City. Hindi cellphone ang hawak ng mga batang ito mula sa Barangay North Bay Boulevard South, kaunlaran ng Navota City. Dahil abala sila sa paghahalo ng mga sangkap sa paggawa ng dishwashing liquid soap na bahagi ng kanilang livelihood training. Ang mga estudyante ng Kaunlaran High School na sina Sean at Nicole nagpapasalamat sa pagkakataong makasali. 24/7 na sa social media. May mahalagang nag-aaral po kami ng mga gantong bagay. At least po may natutulong pa po. May na-involve pa po namin yung sarili namin. Na-evolve pala. Saka may natutulong pa tayo sa community natin. Saka sa iba pang tao. Kasi mabibigay natin yung knowledge na yan sa iba pang tao. Ang Youth a Livelihood Free Training Seminar ay isinagawa ng TESDA Kamanava katuwang ang Sangguni ang Kabataan, NBBS Kaunlaran at Lingkod Kapamilya. Itinuro sa mahigit 50 trainees ang paggawa ng dishwashing liquid soap na madali naman nilang natutunan at hindi naman din kamahalan ang puhunan. Napakaganda nitong training na to kasi mga kabataan, si TESDA po ay looking forward na itong mga kabataan natin ay mabigyan natin ng skills na magagamit nila, makita man nila yung talagang gusto nilang gawin sa buhay nila, but this simple training will help them. Bukod sa mga materyales na ginamit sa training, namahagi ang Lingkod Kapamilya ng starter kits na may lamang timba, measuring dippers at ingredients sa paggawa ng dishwashing soap. Binigyan din ng certificate mula sa TESDA ang mga nakapagtapos ng training na pwede nilang gamitin sa pagsisimula ng negosyo. Nagpapasalamat po kami sa TESDA dahil po super laki po ng tulong noon sa Sangguniang Kabataan ng BBS Kaunaran na super laki po ng impact sa community po namin, lalong-lalo na sa mga youth and also po sa ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Thank you, ABS-CBN Lingkod Kapamilya! Susunod, Department of Justice, inaabangan ang isa pang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. At day 2 at day 3 ng solo concert ng Bini, sold out agad sa loob lang ng mahigit isang oras. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Ipinagpapaliban ng maraming Pilipino ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Ito ay batay sa pag-aaral ng Commission on Population and Development. Nagpapatrol, Ara Perez. Lagi namang nandyan ang pag-aasawa. Sabi ni Ruby, 35 years old at in a long-distance relationship sa kanyang Pakistani boyfriend. Ang iniisip ko pa kasi sa ngayon, wala pa akong sariling bahay, wala pang permanenteng trabaho. Okay lang naman, kahit hindi ako makapag-asawa, matandang dalaga. Kung magmamadali ako, tapos
babagsak lang sa paghiwalay dahil walang ano, wag na lang. Si Jody naman may anak na sa unang nakarelasyon at ngayong may bagong nobya, handa nang magpakasal. Pero todo ipon muna. Dahil na rin sa mga hardships na pinagdaanan ko growing up, so siguro ayoko rin na maranasan yung mga unnecessary hardships nung magiging anak ko nung anak ko na ngayon. Ilan lang sila sa mga pinipiling ipagpaliban muna ang pagpapakasal. Sa pag-aaral ng Commission on Population and Development, pinatatagal na ng maraming Pilipino ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Una, dahil sa economic uncertainties na dulot ng COVID-19 pandemic at dahil na rin sa mahal na mga bilihin. Pababa rin ang bilang ng mga naipanganak na sanggol mula 2017 na may 1.7 million registered live births kumpara sa 1.6 million noong 2018 at 2019. Mas lalo pang bumaba ito noong 2020 sa 1.5 million at noong 2021 sa 1.3 million pero nakabawi noong 2022 sa 1.4 million. During the pandemic, we were expecting na mag-shoot up yung births, no? Because people were at home, so ibig sabihin mas maraming chances to have sex, no? It's surprising na the pandemic was not top of mind for the people of the Philippines. Actually, more economic talagang naging concern pala nila at that time. Pababa rin ang bilang ng mga nagpapakasal na tumaas naman pagkatapos ng pandemya. Ang nakikita natin sa data is, ang uso pala talaga, live-in arrangements. And these are young people, those below age 30, ang nakikipag-live-in. Yung changing values din, actually yung study namin, the one that I was mentioning about, yung mga Filipino couples also prefer pets, yung mga younger, than having a child. Tumaas din ang paggamit ng contraceptives mula 40% noong 2017 sa 42% noong 2022. Naiiba naman sa bawat babae ang kanilang ideal age ng pagbubuntis, pero may paalala ang eksperto. We identify women already being high risk once they reach the age of 35. Again, but it's a case to case, it's individualized. Merong some women who has more predilection or mas may meron silang mga risk factors to develop diseases, no? Even before the age of 35. Sa report, no, marami nang adolescent pregnancy, mm-hmm. no? Because pinaniniwalaan, no, based on evidence that yung edad na ito ay hindi pa rightful para magkaroon ng pregnancy dahil hindi pa nila nare-reach yung tamang development at this time. Anumang edad o kasarian, may balak mang mag-asawa at mag-anak o wala, sabi ni Demesa, dapat alagaan ang reproductive health sa tulong ng exercise, tamang diet, cancer screening at regular check-ups sa doktor kahit walang nararamdaman. Ara Perez, ABS-CBN News. Inaabangan na ng Justice Department ang isa pang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Undersecretary Marge Gutierrez, ito ay kaugnay sa hiwalay na kasong inihain ng DOJ sa korte sa Pasig City. Matapos, baliktarin ng ahensya ang pagbasura ng Davao City Prosecutor's Office sa mga kasong rape, qualified human trafficking at child abuse laban kay Quiboloy. Kamakailan lamang nagpalabas din ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court laban sa pastor para naman sa kasong child abuse. Nauna na ring pinayuhan ng DOJ si Quiboloy na subukan na lamang at harapin ang mga imbestigasyon at kaso. Ayon kay Secretary Remulla, walang karapatang maglatag ng kondisyon si Quiboloy sa korte sakaling magdesisyon ito na sumuko. Dagdag pa niya, ang kaso laban kay Quiboloy ay hindi simple, kundi malubha at matinding paglabag sa batas. Tumutulong na ang Department of Information and Communications Technology sa investigasyon kaugnay ng nangyaring pangahak sa Bureau of Customs. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey E.N.D., partikular na naapektuhan ng cyber attack ay ang help desk, ticketing system at ang management information dashboard ng BOC na batay sa report ng cyber advocacy group na Deep Web Connect. Ito ay ang database na merong personal information ng nasa mahigit 2,000 na mga empleyado at 80,000 na mga customer. Dagdag ng DICT, maliban sa cargo movements, maaring may mga trade secrets
na nakompromiso. Pero sa ngayon ay inaalam pa ang lawak pa ng nangyaring pangahak at kung gaano na ito katagal at kung sino ang nasa likod nito. Sa ngayon po ay nakatuon muna ang kanilang atensyon na mapigilan na huwag madamay ang iba pang sistema ng BOC. Sa kabila naman ito ay tuloy pa rin ang operasyon ng Bureau of Customs. Matatandaan na noon lang nakaraang linggo nakaranas din ng cyber attack ang Department of Science and Technology na nagdulot ng data loss. Muling nagtipon-tipon ang mga kamag-anak ng mga napatay sa drug war sa Payatas, Quezon City para sa pagbisita ng may akda ng librong Some People Need Killing na si Patricia Evangelista. Tampok sa kanyang libro ang mga kwento ng ilang naulila ng drug war. Nagpapatrol, ABS-CBN News Chief of Reporters, Jeff Canoy. Sa simbahan na minsay kanilang naging kanlungan, muling nag-cross ang landas ng mga pamilyang naulila sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ito'y dahil sa pagbisita ng mamamahayag at manunulat na si Patricia Evangelista na sumulat ng Some People Need Killing, isang librong nagtampok ng kanilang kwento na kinilala, pinuri at pinarangalan sa Estados Unidos. Sa pag-uwi ni Evangelista sa Pilipinas, ang komunidad at ang mga naiwang pamilya ng mga namatay sa drug war ang isa sa mga una niyang sinadya. Walang libro, walang kwento, walang storya. Kung yung mga taong nakakita, yung mga taong nakaramdam, sinabi nila ayoko magkwento dahil takot ako. Pero kasi nagkwento kayo, wala akong karapatan na hindi magkwento. At ang pagkukwentong ito ang gustong ituloy pa rin ng mga naulila sa drug war. Magkwento po tayo ng magkwento kahit hindi tayo po nakaano pa ng hustisya sa ngayon. Makakamtan natin kung hindi man dito sa mundo, merong taas po na magbibigay ng hustisya para sa ating mga mahal sa buhay. Si Lourdes, tinataguyod ang mga anak ngayon matapos mapatay ang asawa noong 2016. Parang naging matatag kami, tapos nagsama-sama at saka andun yung hindi lang pala kami nag-iisa. Sa ngayon marami pa ang nakabinbing kaso na may kinalaman sa drug war. At iilan pa lang ang nahahatulang may sala sa mga pulis na may kinalaman sa pagpatay. Patuloy naman ang investigasyon ng International Criminal Court sa drug war. Kaya't habang hinahabol pa rin nila ang mailap na hustisya, tuloy din ang pagkwento ng pamilya ng mga biktima bilang bahagi ng kanilang paghilom at bilang paalala na mas maraming tao ang hindi dapat makalimot. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Viral ngayon sa social media ang video ng isang tricycle sa Misamis Occidental na nagpaikot-ikot sa gitna ng kalsada kahit walang driver. Kwento ng nagbahagi ng video na si Apple May Cotales, pansamantalang huminto daloy ng trapiko sa lugar dahil sa tricycle na tila nagkaroon ng sariling buhay. Sinubukang pigilan ng driver ang kanyang tricycle pero nakailang ikot pa muna ito bago tuluyang napahinto. Ayon po sa may-ari, naiwang nakasindi ang makina ng tricycle habang nakaparada. Pero tumakbo ito sa hindi pa malamang dahilan. Umani po naman ang mga pabirong komento ang video. Sabi po ng ilang netizen, sinapian lang spirito ang tricycle. At sabi po naman ng iba, remote control dito. Habang hirit ng ilan, fan ito ni Sara Jeronimo. Itinalagang bagong chairman ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang batikang TV at movie director na si Jose Javier Reyes. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na ni Direk Joey ang taunang parangal ng sining. Nagpapatrol, MJ Felipe. Masayang ibinalita ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang ikalawang taon ng parangal ng sining. Gagawaran nila ng parangal ang ilang personalidad at movie icons dahil sa kanilang di matatawarang ambag sa industriya. Kabilang si Boots Anson Roa Rodrigo para sa kanyang kontribusyon sa kapakanan ng movie workers. Dr. Nicanor Chongson, Clodwaldo Doy Del Mundo Jr., Bing Lau,
ang grupong Sofia o Society of Filipino Archivists for Film at ABS-CBN Film Restoration Group o Sagip Pelikula. Bibigyan pugay rin ang movie queen na si Gloria Romero. Gagawa rin naman ng posthumous award si film curator at archivist na si Teddy Ko at namayapang batikang aktres na si Jacqueline Jose. Gagawin ang awards night sa April 19. Pero ilang oras matapos ang press conference, inanunsyo na ng FDCP na formal nang itinalagang bagong chairman ng ahensya ang TV at movie director at kasalukuyang technical director ng FDCP na si Jose Javier Reyes o Direct Joey. Kwento ni Direct Joey, natanggap niya ang balita ilang minuto matapos lang ang aming panayam sa kanya. I'm very overwhelmed by the encouraging support that I'm getting from people congratulating me. And at the same time, I'm very challenged because the job is not easy. The job is not easy at all. Bumuhos ang pagbati kay Reyes mula sa mga ilang kasamahan sa industriya at nangako silang magbibigay ng suporta sa mga proyekto ng FDCP. The more people say that, you know, that they're happy for me, the greater the expectation. So I'm just bracing my mind and conditioning my mind for the work that lies ahead. MJ Felipe, ABS-CBN News. Susunod, solar eclipse inabangan ng mga Pinoy sa Amerika. At tatlong araw na concert ng P-pop girl group na Bini sold out. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sinimulan na ng Quezon City Police District ang paggamit sa kanilang pinakabago at high-tech na facial recognition application. Layan nitong malamang kagad sa kanilang system kung may iba pang criminal record ng isang nahuling suspect. May paalala naman ang Commission on Human Rights sa paggamit ng naturang app. Nagpa-patrol, Zian Ambrosio. Naaresto kamakailan si alias Koy sa kasong pagbebenta ng ilegal na droga. Bago sampan ang kaso sa piskalya, kinunan siya ng litrato para sa facial recognition para malaman kung sakaling may dati ng kaso. Ang facial recognition system ng QCPD ang pinakabagong application nito kung saan pinapadala ng mga opisyal ng stasyon ang litrato ng isang suspect sa kanilang chat group. Diretso ito sa Unified Intelligence and Investigation Center o UIC sa Operations Center sa Camp Caringal. Dito kinumpara ang litrato ni alias Koy para malaman kung dati na itong may criminal record. Lumabas sa database na may kaso na siyang theft noong 2022. Kaya't na ibalik sa Police Station 14, dalawa na ang kanyang larawan. Ang isa sa kasong pagbebenta ng ilegal na droga at ang isa naman ay kasong theft. Nag-hit siya, nakakita naman kanina, mayroon siyang kaso na cable tape last December 8, 2022 sa area naman ng Barangay Basra. Meron ka ng kaso dati? Gambling po at saka atin. Ayon sa QCPD, pangunahing layunin ng facial recognition ay bigyan ng paraan ng pulis para malaman ang background ng mga nahuhuling suspect. Yung mga criminals, from time to time, nagbabago yan ang kanilang mga pangalan, nakakapag-produce ng mga fake identifications. Dahil may facial recognition na tayo, kahit magbago-bago siya ng pangalan, makikilala pa rin natin sila. Ayon sa Commission on Human Rights, maganda ang inisyatibo ng PNP na paigtingin ang proseso ng kanilang imbestigasyon sa pamamagitan ng facial recognition system. Bukod sa pagkakakilala ng suspect, maaaring maiwasan din ayon sa ahensya ang mga kaso ng mistaken identity. Pero paalala ng CHR sa mga pulis, maging sensitibo pagdating sa right to privacy na sa Cloud and Republic Act 10173 o mas kilalang Data Privacy Act of 2012, lalo na sa pagproseso ng sensitive personal information. Dapat anila ay ligtas at hindi lalabag sa karapatang pantao ang proseso na ipapaalam din sa taong kinukuha ng litrato, lalo na kung buburahin na ito sa database ng pulisya. Paglilinaw naman ng QCPD. In aid of investigation po ito para madaling ma-identify yung suspect, pero hindi po siya conclusive kasi ito po ay dadampa sa verification process. Marami pa po kaming ibang paraan para i-verify yung authenticity ng kanyang identity. Meron po tayong mga ibang databases, meron po tayong SIRAS, meron po tayong e-warrant, e-rogue,
And meron po tayong mga previous testimonies po ng mga witnesses natin. Mahigit isang buwan ang dumaan sa trial stage ng QCPD ang nasabing facial recognition app. At nangiipagpulong din sila sa iba't ibang kawani at distrito ng PNP para mas maging malawak ang kanilang operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Mas maigting na kooperasyon ng Pilipinas, Amerika at Japan sa harap ng mga hamon sa West Philippine Sea. Ang pangunahing susulong ng makasaysayang trilateral summit sa Washington, D.C. ngayong Linggo. Bago po tumulak ng Amerika sa Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa Araw ng Kagitingan at inihayag niya na hindi pa payag ang Pilipinas na apihin at kontrolin sa sarili nitong bakuran. Nagpapatuloy, Pia Gutierrez. Sa komemorasyon ng 82nd araw ng kagitingan, iginiit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat urungan ang anumang banta sa kapayapaan at tangal ng bansa. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Dating mananakop ng Pilipinas ang Amerika, na ng panahong iyon ay magkatuwang na nilabanan ng Japan na inokupahan noon ang bansa. Ngayon, nagtutulungan ang tatlong bansa sa harap ng mga panibagong hamong kinakaharap ng Pilipinas. Wala man tinukoy ang Pangulo, sariwa pa rin ang mga insidente ng pangaharas ng China, kabilang ang pagbomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa West Philippine Sea kamakailan. Ikinasugat ito ng ilang tauhan at maging opisyal ng Philippine Navy. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, hindi maaaring isang tabi na laman ng Pilipinas ang mga pinaggagawa ng China. What President Marcos is doing is just simply saying that enough is enough. We are now going to talk to you seriously. We are not here because we want to have a conflict. We're not here because we just want to have, we're looking for a fight. We are the ones that are being aggressively bullied. And so what are we going to do? The Filipino people will not stand for that. Biyahing Washington na ang Pangulo sa Miyerkules para dumalo sa makasaysayang trilateral summit kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Inaasahan sentro ng pulong ang pagtugon sa mga hamong ito sa rehiyon. Nauna nang pumalag dito ang China. Nilalagay umano ng summit sa alanganin ang kapayapaan sa rehiyon. Pero nilino na Pilipinas ang layo ng pulong. Bottom line is that we are getting together with many of our friends and allies who believe in the same rule of law. It's very unfortunate that China looks at this in that is directed towards them. We are really, the trilateral meeting is mainly a cooperation of three countries that believe that it is in their interest that we have this very strong cooperation, not necessarily on defense alone, but again, the economic cooperation. Para sa Japan at Amerika, layo ng trilateral summit na isulong ang pagsunod sa mga batas at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Japan reaffirms its commitment to maintain and strengthen the rule-based international and maritime order that we have protected together for decades. We must never allow any attempts to unilaterally change the status quo by force. With this in mind, our trilateral cooperation with the Philippines and the United States serves as a symbol of our shared commitment to promote a free and open international order based on the rule of law. They will advance a partnership based on deep historical ties, robust economic relationships, a resolute commitment to shared democratic values, and a shared vision for a free and open Indo-Pacific. Could anyone in 1945 in any of our countries possibly have imagined the extraordinary state of our relationship and that cooperation today? Sa kabila nito, binigyan diin ng Pilipinas na nananatiling bukas na ipagpatuloy ang dialogo sa China para humupa ang tensyon sa rehiyon.
Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Inabangan ng maraming Pinoy sa Amerika ang pambihirang solar eclipse, lalo't matatagalan pa bago nila masilayan ang susunod na eclipse. Nagpapatrol, Don Tagala. Marami ang nag-abang suot ang kanilang solar eclipse glasses, kasama na ang ilang Pilipino. Nag-peak sa 90% ang partial solar eclipse, 3:25 ng hapon. Once in a lifetime nga lang pong experience, so it's a treasure and privilege and have something to tell to my kids na ayan, naka-experience po ako ng solar eclipse here in New York. It was like the first time I ever saw a solar eclipse. It was like the best experience of my life. It's just like it's nice to be, you know, to get to be a part of this. Like I'm gonna look back in the next few years that I could say na hey, I've seen this. So it's pretty nice. Ang 6 na taong gulang na Filipino-American na si Haru kaya nang ipaliwanag ang eclipse. When the moon blocks the sun, it casts a shadow. And my teacher said, whole New York City is not a full eclipse, it's a partial eclipse. Para sa karamihan ng Pinoy, ito ay pambihirang pagkakataon na masaksihan ang solar eclipse. Malaking ano, bagay kasi wala na yung susunod. Baka wala na ako sa mundong iba pa. Kaya yung awe-inspiring na ano, para makita. Maganda sana kung yung total talaga na ano, eclipse kaso sa upstate. Pangatlong solar eclipse na ito ni Tony Torregaza matapos matunghayan ang 1955 at 1988 total solar eclipse sa Pilipinas. Inabot. Sana maabot ako pa yung 44. 2044 yata. Ayon sa US Space Agency na NASA, ang susunod na total solar eclipse na dadaan sa Amerika ay nakatakda sa August 23, 2044, habang ang total solar eclipse naman sa Pilipinas ay April 20, 2042. Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Ubos agad ang ticket sa day 2 at day 3 ng unang solo concert ng P-pop girl group na Beanie. Masaya naman ang fans o blooms na ilang araw na pumila, makabili lang ng ticket. Nagpapatrol, MJ Felipe. Ito ang eksena kagabi. Ang fans ng girl group ng Beanie maagang pumila at handang magpaumaga para makabili ng Beanieverse day 2 at day 3 concert tickets. Pagdating ng umaga, hindi nawala ang pila at nadagdagan pa. Pagdating ng tanghali, umabot na sa 500 tao ang nakapila sa Araneta Coliseum. Una sa pila si RJ na taga Las Piñas. Dahil sa takot maubusan ng tiket, Biyernes pa lang pumila na siya. Si Christine mula Valenzuela, pangatlo sa pila. Pero siya ang unang nakakuha ng 4 na SVIP tickets. Kinakamahan po ako! SVIP Center, may hotel! Oh my God, anong pakiramdam mo ngayon na nakuha mo na yung tickets? Worth it po lahat ng pagod! For Beanie! Center, SVIP! Happy po. Worth it po lahat ng sacrifices namin. See you soon, my girlies! Maya-maya pa, kaliwat kanan na ang hiyawan ng fans na nakakuha ng tickets. May napapaluha, may napapatalon. Ramdam ang excitement nila para sa mga idolo. Sa aming panayam sa Beanie noong Lunes, bago ang ticket selling ngayong araw, labis ang pasasalamat ng grupo na nasold out agad ang day 1. Hindi ko lahat tayo nagulat na nag-sold out bigla ng day 1. Oo. Baka hindi po Beanie yung pinipin. Baka pala ibang concert po. Na hagip lang. Baka naman ano. Sige na nga Beanie. Nag-worry pa po kami na baka di namin mapuno yung venue. Worry no more dahil sa loob lang ng isa't kalahating oras, pagpatak ng eksaktong 4:19 PM, inanunsyo ng Ticketnet na sold out na ang day 2. At matapos lang ang 5 minuto, sold out na rin ang day 3. Si Jemima mula Valenzuela ang nakabili ng huling orchestra tickets. First time ko makaattend ng concert, pinaka-first time.
Aminado ang walong miyembro na matinding paghahanda ang kailangan nilang gawin para sa three-night concert. Nakakadagdag pressure ba ito sa concert niyo na? Siyempre po. Super. Sobra. Gabi-gabi. Naiintindihan din ng grupo ang hiling ng ilang fans na sa mas malaking venue sana. Nakapiling ko ma-realize nila na talagang step by step tayo. Dadating tayo dyan sa tamang panahon. Hindi namin kasi in-expect po itong gantong biglang nangyari na to. Nakaplano na rin naman kasi yung concert pa way before mangyari to. So, mas gusto rin naman namin na puno kesa mag-expect agad tayo ng mas malaking venue. Hindi naman natin mapupuno. So, ayun. Yun po yung mindset namin before bago mangyari po to lahat. Mapapanood ang buong panayam sa Bini sa On Cue sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. Thank you po! MJ Felipe, ABS-CBN News. Dream come true sa isang apo ang maipasyal ang kanyang lola sa isang theme park sa Hong Kong para sa kanyang 78th birthday. Nagfeeling baget si Lola Amada Marcelo sa pag-iikot kasama ang apong si Bayan Patroller Winona Bianca Marie Adel. Kwento po ni Winona, bata pa lamang siya ay gusto na niyang makapunta sa lugar kasama ang kanyang Lola Amada na siya nagpalaki sa kanya mula nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Si Lola Amada at ay kapatid ng maternal grandmother ni Winona. At para po kay Lola Amada, masaya siyang nakalabas sa bansa. Sa unang pagkakataon, lalo pa't regalo ito ng kanyang mahal na apo. Oh. Hindi ko rin naman ina-expect ito. At saka, ang paglilingkod ko naman po sa kanya ay hindi naman naghahanap ng kapalit. It was a very magical moment. Nung tinutulak ko siya, nung papunta na kami doon sa castle, na-realize ko na ito pala yung nagagawa ng unconditional love. Sana lahat ng apo ganyan. Oo, sweetness sa lola niya. Ang talagang gusto makalabas doon yung apo. Walang kasama. Pero ang dilip ako. Walang kasama. Ano ba? Natuwa nga. Ang dilip ako na si lola, malakas pa. Ay, hindi naman. No, pumunta ka ng Hong Kong, lalakas ka. No, ang nanay ko, 90 years old na hindi na makasakay ng aeroplano. Hindi na, siyempre. Si Lola, ilan taon? 70 plus lang naman. Kasi kabayan, ilan taon na? 60. Huwag mo nang pasakayan ng aeroplano, ikaw naman. Baka akala niya, nasa bus ko. Dad ko, 85, ayaw na rin. Huwag na. Oo. O, ikaw na lang. Katwira mo na lang lola mo, nanay mo. Ayun, kinatwira niya yung lola niya, timo. Oo. Talaga, nakapunta ng Hong Kong. Oo. Ang sweet nga nun eh. Okay naman. Sana all. Sana all, oo. Uy, mainit pa rin panahon, ha? Grabe. Ingat kayo, ha? Grabe. Mainit pa rin panahon. Kaya, kung kayo lalabas ho ng bahay, magdala kayo ng drum. Yung kayo tumubog. Hindi, magkakahirapan na supply naman ng tubig. Pagkabay niya sa supply ng kuryente. Marami na nagkakawalaan. Supply ng bigas. Supply ng bigas, supply ng kuryente. Ano pa ba? Supply ng tubig. Ano pa bang supply na wawala? School supplies. School supplies. Pagpasungan niya. Pagpalapit na pasungan niya. Ay, naku. Basta marunong rin magtipid. Sa school supply? Sa tubig. Sa tubig. Ang hirap naman magtipid sa tubig. Yung maliliit na bagay, yung tulo, dapat sinasara mo palagi yung gripo. Tapos, imbis na flowing yung gripo, dapat may baso. Oo. Mga maliliit na bagay. Oo, yung mga kasambahay namin, hindi, pag nagdidilig, ang pinapatay, yung dulo ng hose. Oo, di tumutulo pa rin yung dulo ng hose. Dapat ang patay mo sa gripo. Oo. At saka dapat ang lahat ng gripo may sahod. Oh. Ang ilalim. Para tumulo man siya, meron nandun. Meron pa rin nagagamit pa rin. Eh, malayo rin yung gripo. Eh, haba ng hose. Ngayon, pag matututbrush ka, ipunin mo sa timba. Oh, ito. Yun ang ipang plus mo. Ako, dito ka mumunga. Yun ang ipang plus mo. Ay, nalito na po. Yung pinag-tutbrushan mo. Yun ang mga pagtitipid. Tama, tama. Kailangan tayo magtipid na eh. Maubos ng tubig sa Angat Dam. Totoo naman. Oo, totoo. Sa Angat Dam. Malapit na. Sige. Sinabi naman ng MWSS, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala.
Hindi, nung pa sinabi nila, huwag kayo mag-alala. Hindi tayo mawawala ng tubig. Ay, ngayon. Pag sinabi nilang ganun, mag-alala ka. Matakot ka na. Yun okay. Na yun. Iyan po, mga malitang binantayan namin para sa inyo. Humusihan ni Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan.